shock. Dito sa inyo? Opo. Nainig daw tayo. Dito din. Ito yung nangyari sa amin. Last September 2 dito sa Lumina, San Jose City. Dahil sa bagyong ending. Galing kami Bulacan at umuwi kami ng bandang hapon na akala namin na kilumama lang yung baha dahil nakita namin tubig sa daan na maagos na. Pero ang di namin alam, isbaha na rin pala pati dun sa bahay namin sa loob. Tubig na pa umapao. Okay pa yung kilumama. Dito po talaga kami sa may ganda. Pero pag check namin sa Lumina, sa bungad pa lang is malalim na yung tubig and hindi namin alam kung makakapasok pa ba yung sasakyan namin o hindi. Nagulat kami kasi akala namin na hindi babahin itong lugar na to, pero sa pagdating namin, kitang-kita agad namin na bahala yung entrance or sa may guardhouse ng Lumina. Kaya nagdadalawang isip kami kung ipapasok namin sa sasakyan o hindi. Sa oras na to, kausap ni Jem si mama niya at sinasabi nga na pumaha nga dito sa part ng Lumina na to na di pa rin namin alam kung ano nangyari dun sa gawin ng bahay namin sa street namin, kung mataas ba ang tubig o hindi. Dito trinay ko ng ilusong yung sasakyan namin papasok sa Lumina at papunta dun sa tinuro nilang parking area para hindi aputin ng tubig yung makina ng aming sasakyan. Kami ni Mrs. na ipark na lang dito sa pinakamataas na parte ng Lumina ng sasakyan para hindi ito lubugin at hindi na rin kami kasi makakapasok dun sa area namin. Alas 8:30 nang bumalik kami sa bahay namin para i-check and ayun nga, pumasok mga yung tubig dun sa loob ng bahay namin and pati kwarto namin pinasok na. Buti na lang bago kumalis sa bahay namin, after ko check is naitas ko na lahat ng pwedeng mabasa na gamit namin sa loob and kasi inaasahan na rin namin natataas yung tubig kasi hindi humuhupa yung tubig sa harapan, palalim ng palalim. So makita nyo yan, naisakay kami ng kapitbahay namin palabas, kita nyo naman yung taas ng tubig. September 3, 6 in the morning, bumalik ako para tignan yung sitwasyon sa Lumina. Dito nag-decide ang mga taga-Hoa na magtulong-tulong para makagawa ng kanal sa likod at mapalaki yung daluyan ng tubig hanggang sa time nito na dumating na si Mayor Kokoy at nagtanong ko ano ang kailangan namin para dito. Nag-request kami ng backhoe para makapaghukay ng mabilis at mailihis yung mga tosang nakasagabal sa daluyan ng tubig papunta sa likod. After ko tumulong na maghukay sa likod ay nagpa siya na akong bumalik sa kila mama sa kabila para makapagpahinga and para check na rin yung sitwasyon din kila mama kasi napakalalim pa na tubig. So makikita nyo lahat ng sasakyan hindi na makapasok sa loob kasi nga malalim pa rin yung tubig and para itirik sila. Alas 12, bumalik ako dun sa lugar na hinuhukay namin and ayun nga, bumaba na yung tubig dahil meron nang dinadaanan palabas yung tubig. Pero sa harapan, patuloy pa rin ang pagtaas ng tubig. And ayan, nakikita nyo sa aerial view na ito kung gaano kalawak ang sinakop ng tubig sa buong Lumina. Malaki pa rin ang aming pasasalamat sa poong may kapal sa kabila ng nangyaring ito. Dahil walang napahamak o nasaktan sa kalamidad na nangyari dito sa akin. Salamat po Panginoon dahil ginawayan niyo kami, lalo na ang aking pamilya, at inilayo niyo kami sa kapahamakan na dulot ng mga. Kung mapapasin nyo sa airlog po na ito, yun lang yung tanging lagusan ng tubig para makalabas mula sa Lumina. Yan lang ang tanging natitirang daan para mabawasan
tubig na naka-flood doon sa mga streets. Totoo rin pala yung kasabihin na hindi mo mararamdaman hanggat hindi nangyayari sa'yo. Sana, susunod, hindi na maulit yung ganitong pangyayari. Salamat sa Ama sa paggabay palagi sa atin. Palagi po tayong mag-iingat.